Tapos imagine mo magkakatabi kami ha. Ewan ko si Kylo kung naririnig niyo o si Kylo nagtitiis lang. Wala siyang reaction eh. Tapos si Ate Kyla, naririnig niya kasi ako sabi ko, oh! Sabi ni Ate Kyla kanina. Sorry ko ba yun? Sabi ko, ate, ako hindi ko kaya. Hinahanap ko. Akala ko, te, tinakpan niya ako. Sabi ko, ay, may langis to. Kaya may tuwalya. Sinabi ko, walang oil. Pagka ano ko, walang langis. Mm-hmm. Pero kamusta ba yung pakiramdam? Magaan yan bukas. Magaan, te. Pero tignan mo to. Pinatunog dito kanina, may pasa. Nakorba na. Tapos, hawak-hawak yung talampakan ko. Ginagano'n yung mga daliri ko sa paa. Biglang pinatunog, bigla. So, bakit yung daliri ko sa paa? Sabi ko, ano ba naman pag massage na to? Natakot siya, guys, doon sa leeg. Kasi pinatulog yung leeg. Kasi nakaganyan lang ako. Tapos bigla niyang ginanon yung ulo ko. May forehead back with a crack, crack, crack. Sabi niya, te, kanina okay naman yung bali, ayun ano ko, yung leeg ko. Parang masakit na ate mo. Ay, Diyos ko, Lori. Sabi ko, napaka-epic epic nitong gabi na to talaga. Ay. Tapos na Ano? Nagpa-massage pa kayo ulit. Ito, paa. Pero, ano lang. Okay lang. Paa lang siya. Okay naman. Ito talaga may oil. Pero, okay lang. Buti daw, hindi ka daw naging chop-chop victim. O, oh, mamaya abangan nyo pa yung mga ano, yung ibang kwento pa ni Lori. Abangan nyo siya sa stream niya. Ikakwento niya yan lahat. Lahat ng mga ka-epican namin dito sa Thailand. Diyos ko. Magkatabi pa kami dalawa, eh parehas kami matigas, di ba? Kaya may mga sound effect kami na. Eh nakikita ko yung pagka-struggle niya. Hello, Ate Jens. Thank you po. Nakita niya rin pagka-struggle ko. Natatawa kami sa isa't isa. Yung ano yung nagmamassage, iling ng iling. Ay, sa tagal ng chan ko sis. Ang mahirap pa, Lori, hindi sila nakakaitin ng English. So, parang, tayo makaramdam ka na. Gusto ko na talaga ipahinto kanina. Ay, hindi mo na, ano, hindi mo na enjoy. So, pinastop mo, di ba, guys? Ayan, ngayon naman ang gagawin ko, mag-aayos ako ng mga pasalubong. Thank you, Jiwin! Tingnan nyo naman, guys. Di ba, nagpa-laundry kami kanina? Eh, kasi may mga jacket akong pinalaundry. Tingnan mo, hindi pa tuyo yung mga gamit ko. Oh, paano papatuyuin yan? Kainin ako pa nilatag. Kainin ako pa siya nilatag. Ano kasi may pa-laundry mga lunchtime, no? Ate, pa kami nasa ear ko. Alin po? Ah, ito. Kuntil po ay yung tawag dito. Parang excess na balat. Simula po pagkapanganak ko, may ganyan na po ako. Eh kaso, ayaw pong ipatanggal ng parents ko kasi swerte daw po yun. Oh, naniniwala ba kayo? Feeling ko naman, swerte naman po ako. Naniniwala ba ako sa swerte? Naniniwala din ako sa swerte, pero mas naniniwala po ako sa nagtatrabaho ng maigi. Ano ba tawag sa ganun, guys? Hard worker. Thank you, Ate Marisol. Yan. Hard worker. Yung tipong kahit anong racket papasukin ko, guys. Ganun. Basta malinis, ha? Swerte po yan. Ayaw patanggal ng parents ko yun kahit anong mangyari. Dati kasi, guys, nag-Navy ako. Enlisted. So, bawal kasi yung meron kang pagkakilanlan, like tattoo, ganyan, o kaya mga balat, yan, katulad ng ganito, mga birthmark. Kasi syempre, basta may reason kung bakit. So, ano compliance ko to? Kaso nung sinabi ko sa parents ko na kailangan ko ipatanggal yan, ma, kasi ganito, ganyan, compliance ko yan sa Navy. Ayaw nila ipatanggal. Nagalit sila. So, hindi ko na pinatanggal. Dati guys, insecurities ko yan. Isa sa mga insecurities ko nung bata ako. Siyempre nung elementary ka, di ba? Hindi ko pa naintindihan yung mga bagay-bagay. So, lagi lang ako nakalugay, ganyan. Ayoko magtali ng buhok kasi bubulihin ako ng mga
kakambal po yan, charot. Bubulihin ako ng mga classmate ko kasi syempre parang kakaiba ako, ganyan. Tapos ayun, hanggang sa nag-volleyball ako, nag-gain ko yung confidence ko. Eh, kailangan mo magtali. Siyempre, bawal ka naman mag-lugay, sis. Diba? Sabihin, ano ka, muse. So, yun, wala na. Hanggang sa hindi ko na siya pinapansin, naging normal na lagi ako nagtatali ng buhok. Kasi, siyempre, para sa akin, eh, ano naman, wala namang problema doon, diba? Saka, ito yung binigay sa akin ni Lord, eh. So, dapat maging grateful tayo and maging thankful kung ano yung binigay ni Lord sa atin, di ba? Tapos tatanggalin natin, ano, mas marunong pa tayo sa kanya, sis. Ayan. Ano pa ba yung kwento ko? Ano pa ba yung kwento ko, guys? Ayun lang ang pinagagawa namin ngayon. Ah, okay. Sa susunod na yung sinasabi nila, ba't ako niloloko nila Lori doon sa gym? Thank you, Dragon. Dragon. Kay Dongon Mendoza. Guys, thank you po. O, kanina, sorry, bigla ako nag-end ng live kasi, di ba, bawal pong mag-video doon ng massage. Eh, lobat na po ako. Mamamatay po yung cellphone ko. Kaya, pinatay ko po muna. Ayan. First song ni Gemma. Yun yung first song ni Gemma. Yun lang po yung kinanta niya. Hush, hush. Tapos parang ano yun eh, anong tawag dun, Lori? Yung marami? Medley ba tawag dun, guys? Medley ba yun? Yung maraming kanta? Ah, medley. Yung sumunod dun yung I was afraid. Yun. Naintindihan nyo ba yung tananananan? Hindi ko naman ang title nun. Ah, I was survive. I was survive. O, survive lang ba title nun? Oh, yun yung kanta ni Gemaling. Ito na nga, dito na mag-umpisa ang ating problema. Paano tayo mag-ano? For the kilo tayo. Ayun na po yun. Kasi hindi na ako nakapag-video kasi sumayaw na po ako noon. Nung-umpisa lang po kami ng pag-video. Yes, alam nyo naman yan, guys. Kaya minsan meron nagtanong sa stream ko. Sabi niya, Ate Pao, gano'n mo kamahal si Gemma? Tapos sabi ko, napaisip ako. Tapos sabi ko, ayoko magsalita kasi syempre ayoko naman ng showbiz, guys. Diba? Marami kasi ngayon yung parang, alam mo yun, just for the fame, ganyan. Parang sa akin, ang sinagot ko, ano ba sinagot ko nun? Sabi ko, ayoko magsalita, parang let the action speak. Tama ba? O yun. O, naitindihan nyo. O, late naman nag-react to si Ken. Ken, ano? Ken Kla. Ang hirap naman banggitin ng mga pangalan nyo, sis. Yes. Action speaks louder than words. Saka kasi ayoko din yung parang masabi lang. Alam mo yun. Mema lang. Kasi pag genuine ka, may nakakita man or wala, diba? Nakaharap man yan or nakatalikod, hindi nagbabago yung treatment mo dun sa tao. Di syempre, parang ayoko naman na, syempre dahil tinatanong ng fans, diba, bida-bida ka na ano, oo, love na love ko yung si Gemaline, ganito, ganyan. Oh. Diba, parang wag na lang. Alam naman ni Gemma yun eh. Thank you, Narcelistino. Ano ba mga kakwento ko na epic? Nag-iisip pa ako sa dami na nangyari, no? Kasi Toti, kagabi. Kasi diba yung mga kumakanta-kanta na mga, ano, mga gay. Siguro akala, ano siya, lumalapit siya. Umiikot siya ng ganyan. Tapos bibigyan mo sila ng tip, ganyan. Akala ata lalaki si Toti Marie. So, dumaan kay Toti. Tapos sinayosin mo siya, kanta-kanta ganyan.
Tapos hindi alam ni Toti ko anong gagawin niya. Tapos nagbigay siya ng tip. Tapos kinis siya, pero beso lang. Nakabili ka ba ng shoes mo? Hindi po. Di ba nga, laging ako inaasar ni Derek. Panayin daw ako pagsusukat, pero hindi naman ako bumibili. At least nasuot ko, di ba? Nasukat ko. For the sukat ng person, yes po. Hindi ko alam. Parang, hindi talaga rin kasi ako maluho sa sarili, guys. Eh. I mean, mas gusto kong nagbibigay. Ganun. Pero pag bibili ako sa sarili ko, parang ilang beses ko pinag-iisipan. Ganun. Kung kailangan ko ba. Kasi ngayon, dati, siyempre nung bata ka, ah, gusto ko niyan, bibili ako ganun. Ngayon po, iniisip ko na laging, kailangan ko ba to? Ganyan. Bago ko bilhin. Tapos susunod na lang yung, gusto ko ba? Diba?